sanay ako dyan. Breakfast, lunch, dinner. Ako ang bash nyo. Okay lang sa akin. PAULO CONTIS tumas ang ratings ng kanyang bashers. Dahil ito pahayag ni PAULO CONTIS sa It Bulaga. Pero ayon sa iba, bakit may script na binabasa si PAULO CONTIS? Makikita nga na habang nagpapahayag si PAULO CONTIS ay nadaanan ng camera ang isang monitor screen kung saan nakasulat ang mga pahayag ni PAULO CONTIS. Ibig sabihin ng ating mga narinig na salita kay PAULO CONTIS ay mula sa hinanaing ng mga staff, crew at ng mga halos host. Ginamit lang nila si PAULO CONTIS bilang host ng programa para ipahayag ang kanilang saloobin. Real talk, talaga ang binitiwan na salita ni PAULO CONTIS. At talagang totoo na nangyayari. Kung sakaling mawala ang programang It Bulaga, itong mga nasa likod ng camera ang talagang apektado. Dahil silang mga artista ay may ibang mga project at may ibang pagkakakitaan. Mapapansin din na nakasuot ng It Bulaga t-shirt ang lahat ng staff and crew ng It Bulaga. Kung saan sinabi ni PAULO CONTIS na ang mga staff and crew sila ang tunay na It Bulaga. Kung kakalabanin ng TVJ ang It Bulaga ng mga halos hosts. Ang makakalaban talaga nila yung mga dating kasama nila ng ilang taon sa programa, ito ang mga staff at crew. Sa isang komento na aking nababasa, bakit daw kasi hindi sila sumama sa TVJ? Ang sagot ko dito, siguro dahil natatakot at wala pang kasiguraduhan, dahil pagkain ng pamilya nila ang nakasalalay dito, dahil unang-una sa lahat. Hindi naman TVJ ang nagpapasahod sa kanila, kundi ang mga halos host. Ayun pa sa isang komento na aking nababasa, wala naman problema sa mga tao at sa TVJ na magtuloy ang programa ng mga halos host. Dahil ang hatid naman nila ay makatulong sa ating kababayan at makapagpasaya. Ang ikinagagalit lang nila ay ang paggamit ng mga halos host sa pangalang It Bulaga. Sana man lang ibigay ito sa TVJ para tapos na ang problema. Pero gaya nga ng pahayag ni PAULO CONTIS, hindi lang ang mga artista ang It Bulaga. Dahil ang tunay na It Bulaga ay ang mga staff at crew. Dahil sila talaga ang may pinakamabigat na trabahong ginagawa. Dahil hindi nakikita ng ating kababayan ang mga nasa likod ng camera. Anong komento nyo sa bidyong ito? Para sa akin, may saloobin ding nilabas si PAULO CONTIS na wala sa script. Hindi lahat ng pinahayag niya ay nasa script. Tulad na lang ng pagmamataas niya, na sabihin siya na lang ang e-bash ng tao, at sabihin na isa siyang artista na hindi apektado dahil may mga project at pagkakakitaan siya, siguro dahil apektado rin si PAULO CONTIS sa nangyayari gulo, bilang bagong host ng It Bulaga, kung saan pati ang sustento sa mga anak niya ay nadadamay sa usaping ito. Ngunit itong pahayag ni PAULO CONTIS ay alam nating makakarating sa TVJ at the broadcasts na umalis sa tape. Sa tingin niyo ginawa ng mga halos host ito para makuha ang atensyon ng TVJ na wag na silang kalabanan sa time slot o kaya wag nang kunin ang titulong It Bulaga? Kasi once na magtapat itong It Bulaga at TVJ sa noon time, ay siguradong maglalaban sila. Alam naman natin dito sa Pilipinas, pag ang ratings ng isang show ay bumababa at hindi na nagre-ratings, ito ay pinapasara or pinapalitan ng ibang programa. Dahil sa ilang dekadang dumaan sa It Bulaga ng TVJ ay madami nang kumalaban dito, ngunit halos lahat ay hindi nagtagal. Ang It's Showtime lang siguro nila Vice Ganda ang tumagal na napapanood sa TV5 at hanggang ngayon ay katapat pa rin ng programang It Bulaga. Ngunit alam nating nasa TV5 na ang TVJ at ang noontime na time slot ang gugustuhin na makuha ng TVJ. Kaya wag na lang silang magtapat sa time slot. Para hindi makalaban ng TVJ ang dati nilang mga staff at crew na kasama nila noon sa trabaho. Tapos ibigay na lang ng mga halos host sa TVJ ang titulong It Bulaga. Dahil yon ang sigaw ng ating kababayan. Narito pala ang jowa analogy ni Isko Moreno sa nangyayaring gulo sa pagitan ng tape at TVJ na nasa script din. Alam mo, sa buhay, halimbawa, mag-jowa. Diba? Bakit napunta ka naman doon? Para hindi lumayo usapan, nasa wakali lang. Kinakabahan ako sa'yo. Sige, sige, Yorme. Para mag-jowa, di ba? May LQ. Yes. O, pag hindi nagamot yung LQ, nagkakahiwalay. Mm. O, matagal nagsama, ang hirap makamove on. Kasi siyempre, maraming adjustment. Di ba? May kanya-kanyang hugot. Yung isa may hugot, yung isa may hugot. So, normal yon, no? Kaya tayo, ang importante, kayo. Yes! Ang importante, pag nandyan kayo,
Tama si Paulo at 10 na mga kasama at sa lahat ng creative team, production. Yes. No? Magbubuti kami para sa inyo. Yes! Sandali! Yes, ma'am! Ang dami mong sinasabi, Yorme, ikaw ba andito ka sa Lunes? Oh! Kailangan pa ba i-memorize siya? Oh!